Marites, blind items ba ang hanap mo? Pwes, talasang naisipan at pagganayan pagiging marites dahil ito na po ang inyong segment na kinahumalingan at pilit na hinuhulaan ng Daho! Gumula ako, bumula ako, Marites. Baliw talaga, hashtag baliw talaga. Grabe naman yun, taga-baliwag ba ito? Grabe. Ayan, naman. So baliwag talaga, yun ang tawag sa kanya. Sa actress na ito. Bakit ka mo? Isa na naman sa episode niya. Episode talaga. Sa isang out of town. Hindi ko sabihin yung tawag dun sa out of town na yan. Kasi pag sinabi ko yung tawag sa out of town, alam na kung ano network ang to. Ang cute ng episode, excited ako sa episode. Sa isang out of town tour, mga ganon. Diba? Usually naman, ang network may mga pa-out of town. So, itong actress na to na sikat din at kilala naman, ganyan. Pero known talaga siya sa pagiging baliwag. Baliwag Grill and Restaurant from Kira. Maraming salamat. Rodriguez. Ayan. Baliwag. Baliwag Bulacan. Ito nga. Dahil all throughout daw ng tour, inom ng sabi ko naman yung brand ng Coke. Okay, ng soft drink. Masyado malakas music, ha? Oo. Okay, go. Inom ng Coke all throughout daw. Pagkatapos daw, nung wala lang hawak or siguro parang Coke talaga iniinom, Coke talaga. Kumakain na sila or something. Dahil, nagreklamo daw. Sabi, hindi nyo ako pinapainom dito ng Coke? Nalasing na nga siya sa Coke. Lokan-loka sila talaga. Baka ibang Coke ang hinahanap, PhD. Ayun na nga, sabi na, what to? Baka naman ibang Coke nga hinahanap. Doy, baliwag talaga. Sabi nila, nakakaloka talaga siya. Nakikiuso? What do you mean nakikiuso? Sa mga panahon ngayon, di ba, ang daming mga nababaliw sa mga bato. Parang original na baliwag talaga to. Mga hinihit-hit, mga nila. Hindi ko naman masabi na gano'n. Pero Coke talaga. Inom ng Coke sa out of town. Buti hindi siya acidic. Biglang nagreklamo na hindi daw siya pinapainom ng Coke. Ano ba? Baka ibang katauhan yung uminom. O, clue! Nako, sikat naman to at medyo na le-label din na, nale-label talaga na ba yan? Baliw ba? Baliwag ba? Baka may multiple personality. Yung ibang personality niyang umiinom, lumalaklak. Bipolar? Teka, lumalabas sa teleserye? Lumalabas! Sa movies? Saan mas active? Siyempre, pag nag-out of town ni Ben, artista nga diba? To, no? Na babae at kilala. At mahusay na actress naman to. So ano na siya? Yun nga lang, laging napag-iisipan na ano ba to, baliwag grill ba ito? Sandali, hindi na siya young star, ha? May tililing. Hindi na. Hindi na. Yun na. Ay, dami ng clue. Anyway, ayun na. Babatiin ko muli. Hello, Irene, sa aking pinsan. Alam mo, ilan lang kami magpipinsan. Kaya, batiin mo si Irene at nagpakulay yan. Happy birthday, Irene. Alam mo na yung family history. Nibala mo na. So, hello, Irene. Happy birthday, Irene. At kasalukuyan siya nanonood at nagpapakulay sa atin. Irene, happy birthday. So, yan. Kasama ko din yan sa Korea noon. Diba? More and more. No, next hashtag. Next. After baliw talaga, ano niche? Shot puno. Ano ba? Shot puno. Grabe. As parang usong-uso yan. Shot puno. No? Daming ganyan. Nakikiuso din. Dalawang actor ito. Actor A, na mas may edad, at saka actor B, na mas bata, syempre, dun sa actor A. Talagang grupo na sila. Talagang mayroon silang samahan. Ngayon, dahil sa pinagdadaanan ni actor B na mas bata, na maraming problema sa, may mga issue sa career, pag-ibig, negosyo, chuchuchuchu, etc. Napapadalas yung kanilang pagtotoma-toma. Mga shot punok-punok na yan. Ng, kasama niya itong si actor. Para si Sean, di ba? Shot puno siya. Actor A. Pero may mga iba pa silang mga kasamang mga actor din at director, writer, ganyan-ganyan. Napapansin lang na mga nung nagkukwento sa atin, naki Marites, na sabi niya, Papa Unbeatable, Professor Unbeatable, ganun po ba talaga? Ano po ang basihan pag ang isang lalaki nababading na sa kapwa niya lalaki? Bakit? Ano mga ginagawa? Ano mga red flags? Kumbaga, ano mga nakikitang senyales? Kasi pag hindi pa raw nakakainom si actor A na mas mature kay actor B, deadma-deadma lang daw. Dean at saka PhD, deadma-deadma lang dun sa actor B. Parang normal lang. Parang sila-sila dyan, oh. Kanto-kanto. Pero once na nakashot puno na. Naku, lalo si Jeff. Tunga-tunga na. Nag-iiba na daw ang
katauhan eh. Green, tuloy green? Actor A. Nagiging iba na tama, di ba? Nag-iiba na kasi medyo nagiging touchy na. Eh, nagkataon si Actor B dahil siguro sa mga pinagdadaanan niya. Dahil sa mga pinagdadaanan niya, di syempre may mga drama-drama moment na. Na yung mga nasusukusukan na, may mga iyak-iyak na. Tapos, eto na si Actor B, ay Actor A, hihimas-himas na, ganyan-ganyan. Tapos, consolation, dahil diba? Syempre, nasusukahan na yung mga damit na suot, huhuba rin, tapos pupunasan ng chung-chung-chung. Eh, naaalangan yung mga ibang aktor na kaibigan nila. Kasi at director. Ginagawa ba normal yan ng mga magkakaiba? Normal naman ginagawa, pero iba daw talaga yung nararamdaman nila, nakikita nila. So, tinanong ko sila lahat, kayo ba, mga bading din? Kasi sabi ka sa kasabihan, it takes one to know one. Kasi paano nga naman nabigyan ng mali siya na may ganun? Normal po ba yun na hinubaran po ng pantalon tapos pinalitan nung kasi nung si Actor B nga dahil sa mga tinay pinagdaanan nagsoka na nagano na oh how dirty naman tapos yan. Meron naman ibang mga kaibigan. How linis na balaw po. Meron naman mga kaibigan. How linis. Nabaliw ako doon. How dirty. How linis. Nakaimik. Kasi may mga iba naman daw pwedeng gumawa nun, pero talagang itong si Actor A, siya daw talaga pinunasan niya hanggang... Oh, clue! Para ikaw naman yun na muna. Sinabi ko na nga, hindi ako. Clue! Di sana wish ko lang, ako yun. Actually, clues. Saan? Sa Actor A. Kay Actor A. Si Actor A, mas mature kay Actor B. Mas nakilala siya sa isang produkto siya ng isang reality search. Yun lang, hanggang dun lang ang sasabihin ko. At mayroon siyang karelasyong girl. Oh, diba? Si Actor B, talagang of late siya laman ng mga balita kasi nga daming ang pinagdadaanan. Ang galing niya, nahulaan niya. Pero nagdududa ngayon yung mga mga nakapalibot sa kanila kung bakit daw may ganong mga eksena ngayon. Hindi na ako masyado magbibigay pero ng... Pero parang hindi naman ako parang tingin ko... Hindi naman? I see... Munti ko na masabi si yung Actor initial. Si Actor A kasi, di ba Si Actor A medyo may duda ka na... Kasi may history, di ba, na nung wala pa siya sa showbiz. Si Actor B parang... Ay, hindi. Kasi biktima siya eh. Siya yung lenggo na walang ginagawa. So, siya, may mali siya daw yung hipo, punas-punas. Diba? Baka naman na gano'n, nag-internalize lang para sa future role. Diba? Malay mo yan, diba? Sana mahulaan niya ni Ma'am Christina Babs Trinidad at saka ni Chino Trinidad, pare. Pare daw talaga kapatid, hello po. At kay Mayora Sherry Sampal, kay Gemma Ohoko, diba mga kaibigan ko yan. Kay BFF Joyang, welcome. Balik, welcome back sa Philippines. At of course, kay Lunita Di Dios Katsuki. Yeah, Ate Jackie La Chica Luis, kay Roger Esmer, tsaka kay Jerick Dulisuentos, mga kaibigan ko pat kanegosyo dyan, pupuntang ko po yan sa Connecticut, sa New Jersey, ngayong February 20 hanggang February 29, kasi March 1 to 15, nasa Canada kami, ano. And of course, kay Tito Manny Garcia at kay kapatid na Rene De Leon, diba? Mga ka-faces and curves, hello po, Dr. Jessica din ng Ideal Vision, Dr. Jess Solis ng Gorgeous Smile, tarin ko lang. Sheila Ricasata, Dr. Jerry Casata ng Faces and Curves, sinabi ko na, Diyos maray nabanggi po sa inyo, gabos. Din! Hinabol. Hinabol ko talaga yung pabati, ha? Ito mo, parang kagaya ko malinis din. Malinis na gano'n natin. Ang linis! I am clean. So clean! Let's drink to that puno. Shot puno! Nakiuso lang po sa shot puno. Hindi, ito nakakatawa lang naman. Hindi itong involved dito dalawang, isang sikat na senior actress. Tapos yung isa, sumikat ding naging sexy star to dramatic star na junior actress. Kat lang ako, sorry ha. Napag-ahalata talaga tayo pag gabablay na item. Si Rose, current na current. At least naman ako middle. Pero ikaw talaga, senior talaga. Hindi na, nakakwento ako si Imen na. It goes with age, ba? Ayaan nyo na at least may representative diba? Ng bawat generation. Yeah. Diba? Sige na. Yes, PhD. Tama. Sige na. Sorry. Kinat-kinat. You're all welcome sa Marites. Okay, ito na nga. Magkasama sila sa isang series. Di, undang dumating yung si senior, pumunta sa tent niya. Okay. Biglang dumating si junior sa tent, pumasok. Sabi natin, hi, chu-chu-chu-chu. Hi, senior. Tumingin lang sa kanya si... Junior. Si senior. Si junior ang bumabati. Pala.
Tingin lang sa kanya. Tapos sinabihan siya ni Junior na, sige, magpahinga muna kayo senior para ano, makapagod kayo. Akala ko baka po hindi niyo ma-memorize yung linya. O di kaya nagsisenior moment talaga gaya ni Junior. Dasa kaya nga, di, mamiwala siya si Junior. Tapos biglang, humabol si ano? Senior. Senior. Ay, chuchuchuchuy ko pala yan. Ganda-ganda mo kasi. Yung pala tinanong niya yung makeup artist, si ano ba yun? Si Chuchu. Sabi niya, opo, siya po yun. Kaya, ilang takbo, karipas ng takbo. Kasi nga, matagal niya na nakasama sa aray pelikula yun. So, that senior moment, si senior. Ang ganda nga nung pagkano niya, pagkatulad lang ganun. Parang tinitigan talaga si Junior. Parang tinitigan. Ay, siya pala yung hinahulog. Ikaw daw, kamukha mo si Mr. Clean. Ah, cute! Oh my God, Miss Brand! Diba? May sariling brand! Diba? Oh, dahil Mr. Gibson, kasi, ang linis-linis. Ano ba yan? Ang linis mo. Kasi kaya niya kamukha si Mr. Clean. Ang linis-linis ni Dean. Walang bahid dungis. Oh! With conviction! I cannot! Ako po ang ano ha, ako ang manager niyan ha. Napa-plug namin itong Mr. Clean ha, ayusin niyo. Usapan niyo kami dyan sa Santa Cruz. Wala nang clue. Yun na nga yun, basta si isang yung junior from sexy naging serious actress. Yung mga nanonood sa atin, mga hindi senior. hindi nila mahulaan yung kay Dean. Sabi ko nga, better than nothing. Bago ka bumati din, thank you sa pakulay ni Joanna Nuna na 249 pesos. Kulay green. Yes. Thank you, Joanna. At gusto ko rin batiin si Errol Cabat-Batelo at saka sa kanyang wife na attorney. Si attorney Cabat-Batelo po. Si Chris K. BTSFF pala nagsabi. Si Dean na Mr. Clean. Di ba? Ewan ko sa inyo. Sabi naman ni Mida for ma'am. Hello from Virginia Beach. Virginia. Yan, sabi ni Joanna Nuna pa rin. Lagi po ako nanonood as the Marites ng artista here. Hehe. God bless Marites University. Siya yung nagpakulay. Oh. Alam niyo, come what may po rito. Come may, what may. May drama, may comedy. Oo, may action. Gusto action ng kami. Hindi, may action nga tayo. Gusto niyo yung action? Gusto niyo action? Tara. Basta nandiyo kami mamayang tangali sa Marinduque kay Kerap Bocal, Mercy, Rehano, Riego. Unti ko na mabasa yung mga hula Freedom nila. Freedom Society. Oo nga. Sabi ni Natalie Crockett, hello, good morning, watching from South Carolina, USA. Sabi ni Miss Fraud Gamer, hirap hulaan nung kay Junardo, magulo. Pag yun ang ano. Magulo ba? Hindi naman na. Hindi naman, grabe. Diyos ko, sabihin ko rito sa'yo na. Kabi ni Glyza Villagracia, pa-shoutout po sa dalawa kong Beshiwap na si Crisanta Williams and Donalyn Wolf ng Maryland, USA. Crisanta Williams and Donalyn Wolf on Taray. Ito, pa-shoutout kay Francesca, Edu Vala. Hope to see you here guys in Ontario, Canada. Oh, diba? Sabi ni Exploit and Travel, paano tayo makakatulog nito? Huwag niyong dibdibin. ML Reyes, hello Dean, Tito Nards. Bata pa lang kami sa TV show na siya ni Ati Luz. Actually, ako na sa Ati Luz. Totoo yun. 1987 na kay Ati Luz na rin po ako. Diba? Yes. Kami lang nasa camera siya, hindi pa. Tama. Ito si ano, si Maria E. Sana dumami pang subscribers ninyo. You guys are the best. Pa-shout out sa kay Francesca Iduvala. Hope to see you guys here in Ontario, Canada. Ito, ay, kita tayo dyan. From Canada din ba to? May Canada. Kay Bakla Maharlika. Nagpakulay na Canadian dollar na 10 Canadian dollars. Before I hate Rose, but now I love her. Siya ang pinakamaayos mag-deliver ng lahat ng female showbiz reporters kahit wala siyang S. Grabe naman! Sige na lang! May Canadian dollars diba? At saka sa lahat ng mga female reporters. Yes, diba? Ganda. Maraming salamat din sa iyo, Leia. Pero thank you, Baklang Maharlika. With S. Okay? Yan. Oo. Ay, nako po, ano? Ha? May tanong.
Simply ano? Lorenzo, sagutin natin. Totoo ba? Dyan. Flap daw yung may sassy girl ni Tony G. Flap siya nung nagbabayad na sa siniha. Pero nung mga premiere night, hindi siya flap. Ayun na. Ako naman, may that's nabata. Another story. Wait lang, may nabata ako kanina. Nirelease yata nung director na si... Si Piff Solomon. Naka 5 million daw sa birthday. Pero may nag... Yun nga, may nag-comment. Nabasa ko lang to ha. May nag-comment naman. Paano naksa naman nakuha yung 5M daw? Wala daw halos tao sa sinihan. So, hindi ko po alam kung ano totoo dahil hindi ko naman yan pinanood. Okay? Kakaloka naman yung mga nabasa ko lang naman sa mga comment kanina. Alam mo naman si Rose, pag binabasa niya, ini-emote talaga. Pero... tigilan ako. Yun na. Basta ang alam ko, ang ganda-ganda ng original na may sassy girl. At saka ako medyo nalulungkot din po ako kasi after nga nung naging success nung Metro Manila Film Festival na nakita natin ang pagdagsa ng mga tao sa sinihan, lahat yata ng mga, in all honesty, lahat ng mga pinalabas na movies, hindi natin ganun nabalitan or nakita na kasing tindi na yung pagbalik ng mga tao sa sinihan. At least yun ang totoo. Pero wish pa rin namin talaga na magtuloy-tuloy sana. Yes, correct. So, sinasabi nila, baka daw naubos na yung pera sa MMFF dahil kung pinanood nyo talaga yung 10 entries o kahit 5 o 3 entries, mabigat ka naman talaga. Totoo tapos naman. Nagsunod-sunod Rose at saka din yung pagpapalabas ng mga movies. Ang daming nire-release. Ang daming nagawa kasi na hindi pa napapalabas. Oh, ang daming. Pero alam nyo, timing. Pero din ang flop, baka isa rin yun sa pwedeng pag-aralan ng mga producers natin. No? Yung timing, yung spacing ng pagpapalabas sa mga sinihan. Kasi minsan, hindi yung subo. Halimbawa, hindi naman kasi lahat talaga ang ginagawa lang sa buhay manood ng sine every week. Siyempre, marami pa rin sa ating mga kababayan na naglalaan lang ng certain amount para sa entertainment, which mean para sa panonood ng sine. Kagaya nga nung ginawa nila nung MFF, di ba? Naglaan sila ng oras at pera. Yes, at ngayon naman, pipili din sila pag bawa, ipinalabas tong movie na to, may papalabas sa susunod, sasabihin nila, ay, ito na lang ako. Parang mas... Hindi nila kasi Star Valley. Medyo nakakalungkot nga kasi ang dami eh. Ako, naalala ko yung mga movies na magkapatid na Janice, si Jelly, si Candy, yung road trip. Si Donny, pangalinan sa Gigi na hindi naman siya ganun ka. Pero hindi siya, yung in-expect nila. Pero, in all fairness, kumita na rin yung pelikulang Gigi ha. Kasi naglilibot sa mga sinihan ito at saka yung partners nila sa mga sponsor. Siguro ano, malaking factor din yung how you will promote the movie. That's one. Talaga. That's malaking one factor talaga yan. And second, ako naniniwala malaking factor talaga kapag ang artista ng pelikula ay mga sikat talaga. Siyempre, pinaka-big factor, yung maganda ang materyale. Kasi word of mouth yan. Pero yung sikat talaga kasi, dito na lang sa MMFF, nakita natin, as we pero, all know. Pero yun na nga, nasabi ko, yung inhalimbawa ko si Donnie na sikat ni sikat ngayon, pero mild lang. Pero alam mo kasi, minsan, yung mga fans ngayon, ito, sorry po sa mga artista ngayon na mga sikat, na yung mga ngayong generation, ito nga ang malaking question eh. Pagdating sa social media, pagdating sa online, ang lakas-lakas nila, ang ingay-ingay. Pero bakit parang hindi siya nagka-translate into terms of ticket selling sa kanilang mga movie, sa kanilang mga, sometimes nga rin kahit sa mga shows eh, hindi siya ganun katodong nagre-rate. So yun talaga eh. So yun ang challenge din sa mga fans ngayon kasi alam nyo, yung mga fans tong araw, alam mo yan din. Oo, pumipila kami. Susugod talaga at bibili ng sampagita, etc. Hindi lang yan, PhD Rose. Talagang kahit napanood na namin ng isang beses, uulitin pa namin magbabayad uli. Yeah. Ganun ang mga fans nung araw. Ako ha, as a Julia Robert fans ako doon. Talagang... ano din ako ni Jelly de Belen. Super watch ako pa ulit-ulit. Kaya hindi ako pinapayagan pag dito. Pero nung Julia kasi nag-work na. Natatandaan ko ang Nothing Hill. Ang Runaway Bride. Mga bago-bago pa yan. Pretty Woman. Yung Pretty Woman... pa ako niya? Wala pa akong kakayahan. Aray ko. Pinanood ko yan ng more than 10 times sa sinihan. At nagbayad ka? At nagsasara pa ako ng iba-iba para ipa. Ganun-ganun nung araw. Sana nga yung mga fans ngayon, yung mga supports, especially yung sinasabi natin, maiingay sa social media, nagbabakbakan kayo dyan. 10 million, 5 million views. Pakita nyo rin naman, kasi pag hininga naman kayo ng supporta nitong mga especially matitinong artista at nagpapakita naman ng bongga project, supportahan nyo. Pero sandali lang, di ba nagdadaho tayo? Bakit tayo nakarating dyan? May nagtanong sa comment. Anyway, thank you kay L. Ray na nagbigay, nagpakulay ng
kulay pink. Wow! Ng, 50 Canadian dollars. Canadian dollars, yes. Na $50. Ooh, L. Ray, thank you. Oh, sabi ni Simply Lorenzo, sayang, iba pa rin kasi talaga yung movie experience. Totoo naman. Totoo yan. Kasi agree. Sinasabi ni Altea, may Netflix na kasi at saka marami na ibang totoo platform. Totoo din naman. Yeah, totoo kasi naman after yan. After a month or 2 months, 3 months, napapadala na. Nasa ano na eh, nasa mga streaming apps na eh, alam natin. Maganda tong opinion ni Jana na dilute na kasi sa social media yung exposure ng artista. Oh, totoo yun. Nawala yung mystery. Wala na talaga. At least, nung panahon namin ni Junardo, nahunting namin kung nasa ng artista, di ba? Saka, curious ka. Given na lahat ngayon eh. Ano kaya yung itsura niya pag ganito? Ano kaya ang kwarto niya? Yung mga ganun may bago silang window. Kaya lang ha, ang nangyayari, window ang bilis na rin ngayon ng lifespan yes. ng katikatan ng mga artista. Hindi na nila inaabot yung at least 10 years, alam 20 nyo, years. Bakit? Eh kasi nakita na lahat eh. At kaya pinakita mag- na lahat. Rosel, Nicola. Pag nag-artista kayo, return something pa rin. Keep for sa, mystery. O, diba? Kaya bago po natin tapusin ang live, nais po muna namin pasalamatan ng Scott Media sa kanilang facilities at para naman sa mga kamarites na kagaya po namin na gusto rin gumawa ng sarili nilang content online, pwedeng-pwede ninyo pong kontakin ang Scott Media para magamit ninyo ang kanilang digital plug-and-play studio kasama ang kanilang mga high-quality equipment sa murang halaga. Kaya puntahan nyo na po ang website ng Scott Media. Yes, maganda to. Studio dito. Grabe, ang dami. Diba? Ang dami pa rin nilang tanong dito. Para naging Q&A tuloy itong dahon natin. Pero okay naman. Okay. Kaya mga susunod po, sagutin namin serious ang inyong mga tanong. Serious amateur from Barcelona. Si Ellen Collado, di ba? Yan, yung mga nag-ano rito. Habon natin, bako tayo magpaalam na. Uy, si Perry Rose Duque ba ito? Yung P-Duque? Hello, mga kaibigan ko yan sa Las Vegas. Yes. Okay. Oh, sige, okay na. Thank you sa lahat ng mga nanood. Ilan ang ating live viewers? 935. Chino Trinidad, Bob Trinidad. And Errol Kabatbat, hello sa inyo. Niyong, nanonood ngayon. Big Duke, Kabawatam. Reggie Riego. Nagsasabay-sabay na naman tayo, no? Diba? Ayaw mo lang sila. Gio, si Niyo. Hello, Gio. Si Miko lang ang magpagagalit sa atin dyan, eh. Diba? Opo, antabayanan nyo rin po kami mga panulat po ako sa Bulgaria. Gar, sa Hataw at saka Philippine Online Chronicle at saka soon sa isang teleradyo. Ay, ganun ako. Siyempre po sa PEP, Philippine Entertainment Portal, sa pikapika.ph, sa Abante Tonight at saka sa People's Balita at siyempre pang aking YouTube channel na Rose Garcia. Ako sa kay Salve Asis, sa mga editor sa Pangmasa at sa PSN, kay Mara Chris Nicasio Patao, Lilian, iyan pa rin niya sa People's Tonight and Neil Ramos of Tempo, kahit wala pa. Ayun na. Ayun na. Hintayin mo parang viva. Tadok! Anyway! Ay! Wait lang! Pati po pala sa Freebie Manila. Yeah. Sorry. O, ako rin po. Unbettable Channel sa aking YouTube channel. Unbettable Channel. Oh, no. Busog na kayo mga marites. Clap, clap, clap. Maraming maraming salamat po sa inyo lang. Clap, clap, clap. Yung mala Snooki and dating. Clap, clap. Hindi ako Snooki, no? Alam mo, na-anticipate ko yan na yun ang itasagot niya. Na-get ko talaga. Ano na? Clap, clap, clap. I have a name, June Nardo. Sasagot si Maricel. Ha, ha, ha. Okay, mga Tess, maraming maraming salamat po. Kapag tangkilig niyo sa aming tatlo at sa aming balita sa inyo. Kaya... Again, yan po ang dahu mula sa Marites University! See you next week!